So yun guys, no, magandang araw sa ating lahat, no? Meron tayo ditong HP laptop na i-repair. So ito ay 8th gen na i5. Ang issue ay no power. So try nating isaksak yung charger natin. Check natin kung meron tayong 19 volts or 19.5, I think. So try na rin natin yung ating bagong multi-tester para check natin kung good ba ito. So ito ay smart multimeter. Ayan. So ito ay may battery siya, hindi siya rechargeable. Ayan, ayan ang itsura niya. So meron siyang auto, yung kinaganda nito siya, meron siyang automatic. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta sa amps ito. Okay. Kanyari, yan, naka-auto lang siya, di ba? Auto. So, pagka nag-check tayo ng resistance or low resistance, automatic siya magbibip. Ngayon, pag voltage naman, automatic din siya. Tingnan natin. Yan. So, ito, hindi ko siya ililipat sa kahit ano. Although, pwede naman. So, check natin kung mag-voltage mode siya. Yan, nag-voltage mode siya. Tignan nyo. 19.71 volts. Pero pwede mo siyang ilipat, i-select, ayan o. Ayan ang kinaganda niya. So, mag-select ka lang. Pwede kang pumunta ng... Ito ay... Ohms. Tapos kilo ohms, diode mode, beep mode or beeping mode yung buzzer, tapos voltage mode. Ito ay millivolts, saka amps, milliamps, tapos nanofarad, hertz. Ito ay degree Celsius or temperature. Ayan, temperature siya. Ito rin. Ayan, auto. Dito sa auto. So meron tayong 19 volts. Let's see kung meron tayong light. Usually ang HP ay merong ilaw dapat dito pag sinasaksak. Yan, nakita niyo yan. So wala. Ibig sabihin, no power. Tanggalin natin, baka shorted, mas lalong lumala yung sira. So ang gawin natin, baklasin na muna natin siya. So, ito yung loob. Naka SSD na siya. Ito pala. Tapos may SSD rin siya dito. So, dapat ito hard disk na lang nilagay. Hindi na SSD.
Hindi ko sure kung ginalaw na siya pero parang kasi may mga bakas ng plugs. Ito ako sa inyo. Opak, to reflux siya. Hindi ko sure pero parang ito, mukhang binunot na tong capacitor dito. Tingnan natin yung shortage yung capacitor na yan, kung bakit parang binunot. Ayun. So yung main power rail niya ay shorted. So ito ginalaw na to. Ayan o, shorted yung main power rail. So pag ganito, ayan, shorted yung main power rail. Kailangan natin na hanapin kung ano yung nagkukos ng shorted. So short to grounding yung ating mga capacitor. So hindi natin kailangan mag 1 by 1. Ayan o, lahat yan. Ayan, kailangan yan, ayan, lahat yan. Shorted yan lahat. Mahirapan tayo kung mag 1 by 1 tayo dyan. Hindi natin masisira natin yung board. So usually kasi yung iba, iwina 1 by 1 nila. Kaya ganun yung tsura nya, no? Pinagbubunot to isa-isa. It's possible to BRM. Isa sa mga reason. BRM dito sa ating, I think ito yung video card, graphics, ito yung processor. Ito yung BRM ng video card. Ito naman yung BRM ng processor. So I think one of those ano na, controller. BRM controller. Okay? So baklasin muna natin. Yung out muna natin yung board natin. So ito yung board natin, kung mapapansin nyo, halata naman, no? Ginalaw na to ng ibang technician. So na-repair na siya, may nagtangka na, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi naman sinabi sa akin ng may-ari na ito pala ay may pagawa na sa iba. So ang gagawin natin ay magche-check tayo ng voltage kung may pumapasok ba. Gamit tayo ng DC bench. Yun muna gawin natin muna. Sa ngayon. Out. So wala siyang tinitake na current. Meron siyang tinitake. Pakita ko sa inyo. 13 milliamps. Yan. So let's see kung pumapasok yung 19 volts dito sa ating main power rail or dito sa ating DC jack. Yan. DC jack natin. Kailangan meron tayo. Naka-auto lang tayo. O, mapapansin nyo, merong 19.5 na pumapasok. Ibig sabihin present siya sa DC jack natin. Pero yung ating mga power supply, meron tayo ditong kilo ohms to eh. So mag sa ganyan paraan, kailangan na natin mag ano, pumunta ng voltage. Ito ay voltage mode. Let's see. 395 millivolts. Ito 500. Mhm.
I believe ito ay 5 volts or 3.3. So negative din, pero dito present tayo ng wala yung 19 volts. Ito yung ulit. Ohms voltage ito. Ito. Yan, 19.5. Wala. Wala. So, may pumuputol na dun sa ano no, sa power para magtuloy. Kasi ito ay may security features na ano. So switching MOSFET or pero tignan natin kung saan papunta yung power dito. Yan, dito tayo sa likod. So, dapat meron tayong 19 volts dito sa carbon resistor na to. Ay, natanggal. Wait lang, natanggal yung ano, ground. Okay. Carbon resistor, meron tayong 19 volts. So, papasok yan dito. Papunta. Ayun, papunta na dito. Kasi ito yung main power rail. Ayan. Ito. Mula sa likod, pupunta dito yan. Tutulay dito, pupunta dito. Tapos, meron pa rin tayo dapat 19 volts dito. So, wala na. Tapos, pupunta yan dito. May MOSFET dito. So, dapat, itong ating itong ating resistor dito, current resistor, ay may 19 volts din kasi main power ito. Para makita nyo. Pass natin. Ayan. So, dapat, itong resistor na ito, dahil siya ay main power rail ito, meron tayo dito 19 volts. Meron nga. Ayan, meron. So, meron. Tapos, papasok yan dito sa MOSFET na to. Possible dito ay yung gate. Tignan natin kung ilan yung ilalabas sa gate. Ay, 3.3 siguro to. Sa battery to. Yung gate niya ay wala. So, wala tayong gate dyan. So ito yung isa sa mga main power rail na pinang na sinusuplayan nitong ano na to, line na to. Kasi ito yon siya. Yan. Yan. Tapos punta naman tayo dito sa kabila. Mapansin nyo, ito na main power rail na to pati dito papunta dito. Ngayon punta tayo dito sa ating capacitor. Ito may capacitor dito. Mula sa main power rail pa rin. Yan. Ito yung tulay niya. Ito, 'di ba mula dito. Yan, pa ganyan. So, tumagos pa rin naging dalawa yung linya dito. Papunta naman dito. So, check natin kung meron tayong voltage dito sa capacitor. Na supposed to be dapat ay meron, pero wala. Ito namang ating fuse. Wala rin. So, shorted tong fuse natin. Tanggalin ko muna. So, magta tayo ng ohms. Auto muna tayo. Tingnan natin kung shorted tong ano natin, fuse. Ayan, shorted nga tong fuse. Okay. So, pwede tayo mag-inject dyan. So, malaki ang chance sa nakikita ko ay BRM na shorted. BRM yung shorted natin.
Check tayo ng resistance. Sure yung resistance netong ano, mga capacitor. Tingnan natin. O yung ating mga inductor ay 1.8. Ito mataas, 10. Ito medyo mababa, sobrang baba. Sa ground yan. Ito 6.9. So yung plus natin ay 6.7. So para hindi sila lalayo, 6.9. Ito yung plus. Ito kabila. 3.2. So try natin guys mag-inject ng power dito sa fuse. Since ito ay main power rail, kasi may capacitor pa, papunta yan dito sa CPU BRM. Pero malaki ang duda ko na ang problema nitong laptop na to ay BRM, shorted yung BRM MOSFET. Or yung, kasi itong MOSFET na to, driver MOSFET na to, usually makikita mo rin to sa mga video card. Familiar tayo dyan, no? Lalo na yung mga RX series. O kaya 1000 series, like 1070. SIC 634. Malaki ang chance din sa dalawang to. Pero ayaw kasi muna mag-inject. Try kong bunutin yung dalawang MOSFET muna. Kasi pag nag-inject tayo, baka ma-damage dumiretso sa CPU eh. Nakakabahala yun, baka masira lalo. So, try natin bunutin ito. Wala namang mawala, madali na naman ikabit. Bunutin natin yung dalawang BRM. Itong dalawa. Hindi ko alam kung pero yung BRM, sigurado ako hindi pa nila binubunot. Halata namang hindi pa ginagalaw yan, no? Kung titignan yung maigi yung BRM niya, ayan, no? Intact pa. Yung SIC na yan. Nakita nyo ba yan? Ayan. Ayan yung square na yan. Ayan, yung mismo. Halata namang hindi pa binubunot. So, ayan ang ating yung bubunutin. Unahin natin to. Ito yung malapit, eh. Huwag na tayo mag-inject. Delikado. Okay. So, nabunot natin siya. Try natin ngayon. Punta tayo ng, ano, ng mga capacitor. Kung naka-auto tayo. Yan. Try natin kung shorted pa. Ito. Shorted pa rin. Ibig sabihin, hindi ito yung ating suspect. Okay, goods to. No? Meron siyang 1.8 kilo ohms. Yung isa. Tanggalin natin yung isa. Yung isa kasi controller na. Ito nasa dulo, controller. Try natin itong gamutin. Pag hindi pa rin, yun, wala tayong magagawa kundi mag-inject. Okay, bunt natin. Let's see. Kung may pagbabago. Shorted pa rin. Ibig sabihin, hindi ito yun. Okay, goods to mga capacitor. Ah, MOSFET. Meron na lang tayo ay BRM sa video card, itong dalawa.
Pero itong dalawan to, malaki ang chance na binunot na. Sagod yung DRM natin dito. Itong dalawang MOSFET dito. Try natin tanggalin. Eto. Oh, shorted tong isa. VRM ng B-Joid. Eto. So itong mga ano, mga capacitor, nawala na yung shorted nila. Nawala na yung short to ground. Alam ko meron akong ganyan. Ito, meron tayong isa dito. Hindi ko lang alam kung shorted itong isa na to. Pero pala kaya hindi. Ayun, hindi nga. Ito shorted to. Ayan. Ito ipalit natin. Para sila may 1.8 kiloohms. So good yun. Beep. Beep mode. Ayan, tumunog. Ito. Hindi. Ito hindi. Check natin yung at ito makatutulay na yung ano, yung power, yung ilaw dapat to. Ayan, umilaw. Ito nyo. Ha? Na umilaw na. Ibig sabihin tumutulay. Okay na, wala na yung shorted. So ilagay natin yung MOSFET. Ito, dual MOSFET to, tawag dito. Tapos ito naman na MOSFET with drivers. Tapin muna natin yan. Siguro yung mga kasi kaya tumutunog, low resistance talaga yan. Dahil ito ay related sa BRM. Yung mga capacitor natin. So low resistance sila. So normal na tumutunog sila. Or ano, magbibit. Unahin natin ito.
So ayan, nakakabit na natin. Napansin nyo ba guys, no? Sa mga experienceadong gumagawa. So hindi ko sinasabing magaling tayo. Kumbaga, malalaman mo agad kung ano yung possible na reason kung bakit no power. Pag mga, lalo na dun pa lang sa pagtingin sa amperes. Pag-check sa bawat components. Yung pagtulay natin kanina. Tapos dito, kung isipin mo, kung shorted kasi yung buong power rail, dapat hindi papasok yung 19 volts. Saka dapat itong resistor na to, current resistor, wala rin 19 volts. So nalaman ko kagad na BRM. Diba, napansin nyo kanina, diba? Sinasabi ko kagad na, BRM to. Malaki dyan sa BRM. Anong gusto kong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Experience wise po yan. Ibig sabihin, malalaman mo sa isang gumagawa kung experienceado siya sa pamamagitan pa lang ng ganun. Kasi, nagpipredict na siya ng sira. Kahit na hindi pa sigurado, pero napipredict niya yun. Sa pamamagitan ng experience niya sa mga nakaraan niyang ginagawa. So, yung unang gumawa nito, possible, hindi pa siya naka-experience ng ganong sira o ng ganitong sira. Kaya ang ginawa niya, ayun, hula-hula, tinanggal niya yung mga kapasitor, inisa-isa yan. Kasi yung BRM, hindi niya ginalaw, pero yung dalawang bitong BRM, ginalaw niya, pero kasi akala niya siguro ordinary yung MOSFET lang na ganito. Eh, hindi niya alam kung paano i-check. Kung paano malalaman kung sure, iba yung tsura niya ito, kasi kakaiba nga naman yung tsura, yun. Asan na ba yun? Ito. Kaiba nga naman yung tsura. Oh, hindi MOSFET to. Hindi niya alam dual MOSFET. So, hindi pa siya nakaka-experience ng dual MOSFET. Hindi pa niya alam kung paano i-check. So, ayan. Mag-iingat tayo sa mga, hindi pa man nila lahat. Eh, syempre, dapat pag-aralan muna bago galawin. Alamin. Ay, ano ba to? Ano ba yung tsura na? Kasi ako dati, siyempre, hindi ko naman alam yung tsura ng ganito. Ang ginawa ko, nag-research ako tungkol dito. Dual MOSFET pala to. Ito pala yung gate niya, ito pala yung source niya, ganyan, ganyan. Ayun. So, kasi marami po tayong nasasayang na, imbis na magagawa. At tulad nito, hindi pa rin natin sure kung ito ay gawa na. Kasi unang-una, wala, nabugbog na yung motherboard. So, sana, yung mga components, wala rin kulang, no? Maliliit yun, pag may kulang pa dito, kukuha tayo ng schematic pa or board view para malaman kung may kulang. Try natin saksak yung jack. Tingnan natin kung iilaw yung ating DC jack. Kita nyo? Umiilaw. Tingnan natin kung meron na tayo 19 volts dito. Ayan, meron na tayo 19 volts sa BRM. Ayun, meron na rin dito sa video card, 19 volts. Ayun, meron na rin. So, meron na tayong voltage na pumapasok sa video card. Pero yung mga power supply natin ay hindi ko makita yung 3.3. Ito, 1.8. 1.8 siguro yan. Try natin mag-on. Yung power on niya ay itong fuse natin, shorted kanina to. Tingnan natin kung meron ng 19 volts. Ayun, meron na. So, try natin i-on. So yan guys, inassemble ko muna bagya. Try natin kung mag-display na siya. Memory na rin. Charging. Power on. Naka-on pa rin. Ayun, nag-display. Ayan. So, ibig sabihin, yun nga yung CMOS invalid. Kasi yung battery,
So, ayun guys, no. Bali, kailangan nakasaksak yung battery niya kasi yung battery niya ay yung ito yung pinaka ano pinaka CMOS niya. Kailangan nakasalpak to. Kasi kung mapapansin nyo sa board, wala siyang CMOS battery katulad ng ganito. Yan. Isa yan sa mga ano dahilan minsan sa laptop. Like for example, yung Asus madalas yun pagka walang specific na CMOS battery na individual na battery na ganyan tapos naka ano sa battery mismo katulad nitong HP na to eh mapapansin nyo pag sinaksak lalo pag sira na yung battery kunyari sira na yung battery pag sinaksak nyo yung Asus nag-automatic on kasi nga wala na yung doon kasi nasisave yung ano eh yung settings ng BIOS eh doon sa battery. So, pag hindi nakasira or hindi nakasalpak yung battery, pag sinaksak mo yung Asus, mabubuhay yun kahit hindi mo in-on. So, assemble ko lang to. Tapos, yun, lagay natin yung OS. Try natin kung mag-function na siya ng maayos. So, yun guys, na-assemble natin. Takip na lang sa likod ang kulang. Display siya. CMOS reset, enter to reboot the system. Okay. Reboot. Ayan. Tagal mag-display ng Windows. Kahit problema na rin yung Windows niya. So yung battery nito medyo lumulopo na palito na rin. So matagal lang siya no. Baka may problema na rin yung Windows niya. So ang gawin natin saka yung pan niya medyo pangit na talaga. So masabit. Ito tayo ng BIOS. BIOS. Load setup defaults, yes. Set natin yung time and date. So ngayon ay May 8, tama ba? May 8, May 7. Ano? 7 2023. Ang oras ay 12 na, alas 12 na pala, kain tayo. Natulala ka kasi, no? F10. So guys, may problema yung Windows niya, yung system niya, OS niya. Kailangan siguro na reformat. Ayaw magtuloy.
Kasi okay naman eh, naka ano na yung numb lock. Pero so ayaw niya magtuloy. Try nating maglagay ng ibang windows. Try natin. Baka sakaling. So ayan, nagtuloy siya, nakita niyo, no? Sabi may problema tong kung hindi yung SSD na 2.5. Itong ano, hanggang to. Stack up siya sa faulty to. May driver's issue to. Kasi itong test bench SSD natin, eh, napakarami na iba-ibang drivers na kasi to. Palitin yung pan nito. Ano na to eh, gumigewang na yung pan niya kaya ganun. Gumigewang. Kailangan din palitan yung pan niya kasi madaling mag-init yung video card sa processor kung hindi niya papalitan to kasi pangit na yung ikot. Ayun. Ito sa inyo. Ano, gewang siya. Kaya niya. So may pagkakataong pantay, pero madalas ano, gumigew, maano na siya, nagigewang na siya. So ito, hindi natutuloy ito. Wala, kailangan natin mag-reinstall ng Windows. Dahil may problema yung ano nito sa driver's issue. Kasi ibang SSD ito eh. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. So ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. At sana patuloy kayong manood ng mga video natin. Subscribe na rin po tayo kasi mataas po yung percentage ng hindi nakasubscribe sa mga nanonood. Or nakasubscribe. Kasi yung mga nanonood, napakarami. Pero hindi sila nakasubscribe. Ayan. Hanggang sa muli na video natin, no, mag-upload ulit tayo. So ngayon, laptop na muli tayo kasi marami na tayong video kaya na video sa laptop naman. Para naman yung ibang mahilig sa laptop na nagre-repair, eh, makakuha rin ng idea. So, ayan, hanggang sa muli po, no? Maraming maraming salamat. Ating lahat.